Ayan po mga karaktik, pupunta po tayo ngayon sa Camellia, dito po sa Butuan. May sirbihan muna tayo na ano, yung magpapa-install sa atin ng aircon, split type. Ayan. May mga karaktik, samahan niyo ako. Okay, thank you. What? Allah. Okay, sir, thank you, sir. Thank you. Well done. Yan mga karakter, andito na po tayo sa Camellia. Anong aircon set? Ayan mga karaktik, nahanap na po natin yung ano niya, yung guardian niya. Nahanap sa guardhouse kasi hindi kompletong binigay ni ma'am na address. Medyo natagalan. Yan mga karaktik, dito po namin ilalagay yung condenser. Ano lang to, 10 feet lang to, back to back lang. At yung evaporator niya, dito. Yan po namin ilalagay yung evaporator niya mga karaktik. Pinsahan na natin mga karaktik. Ayan mga karaktik, ikakabit na po natin yung bracket ng evaporator mga karaktik. Ang kinuhaan po natin ito ng sentro mga karaktik dito po sa bintana. Diyan po tayo nagbabaray na sa center ng bintana. Yun mga karaktik, nakuha na po natin ang center ng aircon. Ang kuhaan naman natin mga karaktik yung clearance sa kisame at saka aircon. Kailangan lang po ng mga 5 inches para pag inuksan natin yung cover, hindi po tayo mahirapan tanggal ng cover. Ayan mga karaktik, gagamit po tayo ng level bar mga karaktik para po makuha po natin yung tamang level ng aircon. At konting tips lang po mga karaktik, kung saan po nakatapat yung drainage niya, medyo ipatagilin lang natin ng konti. Yung konti lang para po pag madumi na yung aircon, hindi po siya magka-clog up. Yan kasi ang dahilan mga karaktik, kapag yung aircon natin naka-level lang siya, yan po ang dahilan, tumatagas po yung tubig kasi nagbabaklo yan ng tubig kapag madumi na yung drainage niya. Yan mga karaktik, naikabit na po natin yung bracket ng evaporator. Iakabit muna natin yung evaporator mga karaktik temporary para masukat po natin kung saan po tayo magbubutas para sa piping. Yan mga karaktik, yung minarkingan po, dyan po tayo magbubutas para po sa piping at saka sa drainage niya. Yan po mga karaktik, ang gagawin po natin ngayon karaktik, maglulugtong po tayo ng copper tube. Patungo po to siya sa condenser mga karaktik. Ito po ang magsisilbing connection ng condenser at saka evaporator. Diyan po dadaan ng freon mga karaktik. At saka ikakabit na lang po natin yung wire niya saka yung drainage, sabay na po yan dito, may drainage naman dyan.
Yan mga karaktek, hinangin po natin yung dinugtong natin na tubo. Kadalasan kasi nito karaktek, kapag clearing ang ginagamit natin, diyan mag-uumpisa ang leaking niya. Ayan, para po una talagang leaking, so hinangin po natin. Pwede naman po i-clearing mga karaktek kung saan po kayo komportable. Yan po mga karaktek, kasama na po dyan ang drainage at saka wire niya. Yan, nabahalot na po natin mga karaktek. Yan mga karaktek, nadugtong na po natin yung tubo. Ikakabit na po natin yung evaporator mga karaktek. Yan, ipapasa po natin dyan sa may butas yung tubo niya. Tungo po siyang condenser. Yan mga karaktek, naikabit na po natin yung evaporator. Final na po yan mga karaktek, meron na po siyang tubo patungo sa condenser. Saka yung wire niya mga karaktek, andun na din. Saka yung drainage niya. Doon na lang tayo mga karaktek sa condenser. Yan mga karaktek, nakaikabit na po natin yung condenser at saka yung piping niya mga karaktek. Papunta po to ng yan dito sa condenser mga karaktek. Yan mataas yung ano karaktek, yung piping niya. Hindi natin to pwedeng putulin mga karaktek kasi ang standard kasi nito mga karaktek 10 feet kasi. Hanapan natin ito ng paraan mga karaktek para po maikabit natin yung 10 feet na standard ang piping niya. Yan, i-roll natin yan sa likuran mga karaktek para po 10 feet ang ano, maikabit na tubo niya. Yan mga karaktek, nag-player na po tayo mga karaktek. Pwede niyong gamitin yung clearing tools nyo. Sa akin mga karaktek, ginagamit ko yung long nose lang. Dito kasi ako komportable mga karaktek. Dito ako nasanay pag nag-flare, pero kapag yung mga malaking tubo na hindi na pwede, kailangan talaga natin ng clearing tools. Yan mga karaktek, tapos na po tayo mag-clearing mga karaktek. Gagawin po natin ito mga karaktek, liliktisin po natin kung meron bang leaking yung clearing natin. Yan, bubuksan natin mga karaktek yung isang gate valve dun po sa high side. Kuha tayo ng bubbles mga karaktek. Yan, lagyan po natin ng bubbles kung meron bang
matagas na prion dyan. Sibula kasi dyan kapag mayroong tagas. Dyan mga karaktik, naikabit na po natin yung wire niya mga karaktik. Yung sa indoor at saka outdoor na connection. Naka-color coding naman yan mga karaktik. LNS. Kung ano, ang L dito, L dun, din dun sa evaporator. Kung N dito, N din dun sa evaporator. Kung S dito, S din dun. Yan lang mga karaktik. Yan mga karaktik, naikabit na po natin yung wirings niya. Bubuksan na po natin yung mga gate valve niya mga karaktik. Na-electis naman natin yun kanina. Walang mga tagas yung sa mga clearing niya. Yan, i-pull open na po natin mga karaktik yung high side at saka low side na gate valve. Yan po mga karaktik, ready for testing na po ang unit natin. Iti-testing to natin mamaya kung okay na ba talaga siya. Yan po mga karaktik, pinaandar po natin yung aircon na pinabit natin. Pinaandar na po yung compressor niya mga karaktik. Yung fan motor niya okay naman, walang problema. Yan. Yan, may ikot yung fan motor niya mga karaktik. Puntahan natin mga karaktik. Ayan po mga karaktik, natesting na po natin yung unit. Yung evaporator at indoor, wala pong problema. Malamig na po siya. Hanggang dito na mga karaktik, sana marami kayong natutunan. Paki-subscribe na lang, like, share, comment, at paki-click na rin sa notification bell para ma-update ko kayo sa ating ginagawang video. Maraming salamat, God bless!